So ayun, pang ilang araw na nga? 19. So yun, basta yun. So dahil wala tayong magawa sa bahay, back to basic muna tayo. Sige, tara. Muna tayo ng ano, mangga. Ayun o, fresh from the tree. Ta-da! Ang merienda. Halaman. Ayun, hindi na ako nakapag-update sa ano, sa second na yung sa quarantine thing. Anyways, nasa 4 days lang ako inabot doon. Nabas na agad yung resulta. Tapos yun, hindi ako pinayagan sa ano na magpa sundo ng direct sa quarantine area. Anyway, yun. Batas nila yun, kailangan natin sundin, sinundan namin. Nagpasundo ako sa hotel, tapos pumunta pa rin kami sa PITX. Ayan, para kunin yung official na certificate na negative ako sa COVID-19. First thing na gagawin natin today is tantanan, na-drop tayo ng ano, mga items, products sa Lazada. Kasi nag-online business si Missy, so suporta, suportang tunay dyan. Ako yung runner ngayon. Tapos, pangalawa, pupunta tayo ng LTO sa Binangonan. Subukan natin pa-convert yung lisensya natin sa Dubai UAE to Philippine driving license. Yun yung gagawin natin for today. So, update ko na lang kayo pag ando na tayo sa drop-off ng Lazada. Okay, see ya! Ayan, nandito na tayo sa masalimuot na kalsada, no? Ipapark ko lang sana sa samba dito. Okay. Nasa Perhub na tayo. Drop off lang po. Okay, thank you. Yun, ganun lang kabilis. Thank you. Tapos yun, diretso na tayo sa LTO Binangonan. At syempre, kailangan muna natin mag-alcohol. Okay, let's go. Grabe ang init. Ay, miss ko yung traffic sa Pilipinas. Yun oh. So, lampas na ako ng 14 days dito, no? Nag-home quarantine ako sa Pilipinas, sa bahay namin. Tinuloy ko yung quarantine ko doon kasi I care. Chung. Ang baday ng puta. Anyways, ito yung barangay Pantok sa Binangonan. At yeah, as you can see, business as usual na yung mga tao, no? Ang dami ng tao, traffic na. Parang, ano mo yun, walang nangyari. Yung difference lang is, yeah, most of the people are wearing a face mask na. Pero syempre, marami pa rin mga kulit. Pilipino pa. Na hindi nagpa-face mask. So, di ba? Yan, oh. Boss! Face mask! Yan, may mga vendors na rin, ng isda, ng gulay, ng prutas, lemon. May lemon dito. Yeah, I love Philippines. Walang helmet si Mano, si Lolo. Ngayon, i-update ko na lang kayo kung ano yung mga requirements sa if ever umuwi kayo dito, if you are an OFW, kung may lisensya kayo dyan sa bansa nyo, I mean sa pinagtatrabahuhan yung bansa,
kung paano mag-convert ng Philippine driving license. Actually, kahapon, kasama ko si Mrs., pumunta na kami doon. At unfortunately, kulang-kulang yung mga papel na dala ko. And pero nag-ano na rin ako, may kinumpleto na rin akong mga requirements like medical, yung mga ganyan. Nanggara lang ng medical natin dito eh. That's 400 pesos. I paid 400 pesos for certain questions. Yun ay yung pinaka-medical nila. Hindi ko akala yung few questions will going to worth 400 pesos. Pero requirement yun eh, what to do, diba? We have to abide, sabi nga nila, para ka makalabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Ang connection lang. Yun oh, yung mga isda na. Face mask kayo! Kasi may mga face mask nga, nakababa naman. Yan! Hardware, grinding there. People going here and there, may mga bata na sa labas. Bawal yan! Bread! Yan, mga delivery, barangay hall, okay na rin. And I think we're here. And we're going right here. So this is Binangonan Market, public market. Andito yung LTO sa likod. And yeah, tingnan natin. Saludo kay manong security guard. And here. And yeah, wala na rin fixers pala. Just to update you guys, just want you to know, FYI, wala nang mga fixers. Wala nang mga fixers. At papark tayo dito. Umalis si Manong. Sana wala pa masyadong maraming pila. Wala pa. Good. Very good, very good, very good, very good. Let's do this. Ito yun. Yes, wala masyadong pila. Very good, very good. Footpath. Safety first. And yeah. Good, because yesterday, ang haba ng pila. Today, there's nothing. So, balikan ko na lang kayo. Hindi pwede mag-camera dito. A few moments later. Boom! At ayun, no? Sablay. Mali yung ano natin. Mali daw yung apelido natin. Anyway, yun. I-update ko na lang kayo ulit pag naayos ko na yung mga kailangan ayusin sa foreign driving license ko. At FYI, again, valid naman gamitin yung foreign license dito sa Pilipinas within 90 days. But anyway, yun. Bad trip ng konti. Pero, what to do? Yun yung process. Balikan ko na lang ulit kayo pag naayos na yung mga papel. Okay? So, see ya! 3 days later. So yun, part 2 na to ng ano, no? Nag-fail na pagkuha natin na Philippine license nung isang araw. Naturally, kahapon pumunta na kami ng ano, LTO sa Morong Rizal. So ayun, natapos na rin. Sinubukan lang namin eh, kasi may pinuntahan din kami ron. Kahapon nakuha ko na yung lisensya. So hindi ko na na-vlog kasi kasama ko si Mrs. So hindi ako nakamotor. At shoutout pala sa mga personnel ng ano, no, sa mga staff ng LTO sa Morong. Ang babait po nila. Sobrang accommodating tsaka tutulungan ka talaga kung ano yung kailangan mo. All in all, nakuha ko na. Eto siya. Yan. And the process, madali lang naman. Madali lang na yung process, parang 7 steps lang. Unang-una, yun. Syempre, kumpletuhin mo muna yung mga requirements mo. Kailangan mo ng passport mo, syempre, photocopy, tsaka kailangan mo i-present yung original. Yung name page, tsaka yung date ng arrival mo, kailangan yun. Titingnan nila sa original at kailangan mo silang bigyan ng photocopy. Tapos, accredited na medical certificate na galing sa, yun nga, authorized LTO na mga pagme-medicalan. Tapos, birth certificate as well, kailangan mo.
both original and the photocopy kasi yung original titignan lang nila. NSO certified. At ano pa ba? Yung copy ng foreign license mo. And yan, photocopy tsaka original titignan din. Kung galing ka sa bansa na hindi English yung nakalagay doon, kailangan mong kumuha ng what do you call that? Translation galing sa embassy nila. Uy! Na na nandito sa Pilipinas. Nara, UAE. Tapos UAE embassy. Yun. Pero yung UAE license kasi may ano na siya. May translation na mismo sa card. From Arabic to English. So, walang problema. Hindi tayo nagka-problema dun. Natanong ako pero yun, lumusot naman. Tapos, ano pa ba? Tapos susunod yung ano, yung visa page mo, syempre. Visa ng ano, ng pinanggalingan ng bansa kung valid pa. Pero hindi naman nila, ano, hindi nila kinuha yung photocopy nun. Parang nilingnan lang nila. Tapos saka pag, ano pala, pag, tag dito. Pag hindi na valid yung license mo, eh, kailangan mong mag-take ng ano, ng exam, ng actual exam ng driving. So, yun. Tsaka FYI ulit, makukuha mo lang is non-pro. Okay? Non-pro. Ano? So, saan na ako? Sa ano na tayo? Sa fee. Yung binayaran ko, total, is less than 900. So, 890, parang ganun. So, mura lang. Kung may foreign license kayo na valid sa Pilipinas, pa-convert nyo na. Ang dali-dali ng process. It took me around parang less than 2 hours lang. Tapos na. Ewan ko, depende. Mabilis lang siguro talaga sila sa ano, sa Murong. At oo nga, yung pinaka good side noon is nakuha ko na agad yung card. Physical card. Nandito na. Ganong kabilis ngayon. So, hindi katulad nung dati, ibibigay lang sa'yo resibo after 2 years, doon pa lang makukuha yung card mo, di ba? Pero ngayon hindi na. Nakuha ko na agad yesterday itself. In that time na in-spend ko doon na less than 2 hours. So, yun. Sige, sa susunod na lang. Kabayan. Hanggang sa muli! Paalam! Excuse me, ate.